Ang storya ng eagle at ng turtle, yan ang ating topic for today, no? So para tayo si Lola Basha ngayon, di ba? Para si Lola Basha ang kwento ng lola nyo, parang ganun, di ba? Okay, kasi very inspiring yung kwento nilang dalawa. Okay, pag-usapan natin yung topic, yung ating yung kwento, okay? Ito ha, ito pa yung may kaugnayan sa atin, okay? May kaugnayan po ito sa atin bilang mga leaders, no? Okay, tayo po para tayo mga nanay o tatay ng team natin, okay? So yun ang pag-usapan natin yung parenthood, di ba parenthood, okay? Simulan natin sa turtle. Ang turtle, di ba yung nanay na turtle ay nangingitlog, di ba, sa buhanginan, no? Ito ay napakaraming itlog, around 25 to 70 eggs. At ibang species po ng turtle ay kayang mangitlog up to 110 bawat pangingitlog. Ang dami, no? Ganon siya kadami mangitlog, depende po sa species ng turtle, okay? Now, itong turtle na to, okay, so after niya mangitlog, babalik siya sa dagat. Okay? Iiwanan niya yung mga itlog doon sa buhanginan. Grabe, no? Kwentong bata lang to. Ayan. Iiwanan niya yung kanya mga itlog doon sa buhanginan. Diba? After niya mangitlog ng ganong karami, iiwan niya na. Dali at nagpapasukan sila. Okay? Yan. So, ganun po ang ugali ng mga turtle. Okay? Sabi natin kanina para sa mga bagong pasok, ang mother turtle ay nangingitlog sa buhanginan. Depende sa species ng turtle, pwedeng 25 to 70 up to 110. Okay, and then after nila mangitlog, iiwan nila yung kanilang mga itlog doon sa buhanginan at sila po ay babalik po sila doon sa dagat, okay, sa ocean, okay? Yan. Okay, along the process, okay, itong mga itlog na to mapipisa, no, on their own, sometimes nasisira. Bakit? Kasi syempre naapakan, 'di ba? O kaya naman naapakan sila, o kaya naman minsan ang nangyari po sa mga itlog ay natatangi ng mga ng buhangin, ganyan. So nahisira. Karamihan po diyan nahisira. Sa ganong karaming itlog, karamihan diyan nahisira. Okay? Pero ang maganda nito, okay? Maganda niyan, yung mga napisa, 'di ba? Pupunta na rin sa dagat kasi ano na sila, turtle na sila, 'di ba? So they are meant to live doon sa dagat, 'di ba? So ang gagawin ng mga napisa, ng mga hindi nasira, maglalakad na sila unti-unti, dahan-dahan papunta doon sa dagat. 'Yun po ang ginagawa ng mga turtles na 'yan. Pero napakaraming predators, 'di ba? At napakahirap ng biyahe nitong mga maliliit na turtle, yung baby turtles, 'di ba? Ayan, kinuha ng vulture, ito naman kinagat ng crab, di ba? So napaka kawawa itong mga turtles, mga baby turtles na to, papunta dun sa dagat na dapat nilang tirahan because napisa na nga sila dun sa buhangin, papunta na dun sa karagatan, hirap na hirap yung biyahe, di ba? Kasi napakaraming predators, okay? Now, ang survival rate ng baby turtles is 2%. Imagine nyo yun. Mula dun sa napakaraming itlog, iba na napisa, marami itlog, at yung mga itlog na yon karamihan doon nasira din. Okay? Yung mga nasirang itlog na yan, so may mga nabuhay naman, nakasurvive, na-hatch, napisa. So maglalakad papunta doon sa dagat kasi doon sila dapat tumira, pero along the way maraming predators. At doon sa kanilang travel, only 2% survive. Nakakaawa, di ba, yung kanilang life story. Dalawa lang naiwan. Okay? Napakahirap. Okay? Now, ayun yung mga nangyari po sa mga turtles na yan. Yan. Okay? Now, ito naman ang istorya ng eagle. Yan. Alam nyo bakit pangalan ko po ang team ko is Blessed Eagle? Because I really love the qualities of an eagle. Gustong-gusto ko yung attitude niya. Gustong-gusto ko yung kanyang style, paano siya namumuhay. Gustong-gusto ko lahat niya. Kaya po Eagle yung pangalan ng team ko. Kaya Blessed Eagle po ako. Dahil doon, okay? Yan, ito naman po istorya ng eagle. Okay, mother eagle pa rin tayo, ha? Remember mother turtle kanina, ngayon mother eagle naman. Okay, now, ito pag-uusapan natin. Ito naman po yung characteristic ng isang mother eagle. Kasi ganito yun eh.
di ba sabi natin, di ang pagiging sponsor is all about parenting, di ba? Parenting ito. Okay. So istorya ng Mother Eagle ganito. Okay. Alam niyo ba na yung Mother Eagle po ay nangingitlog lang ng dalawa or tatlo at a time? Hindi sila 70 eggs, hindi 110 eggs, di ba? 2 or 3 lang. 2 or 3 lang kanilang pinangingitlog. Okay? Yan, sa bawat pangitlog nila, maximum na po yung 3. Pero normally po, dalawa lang. Pinag-aaralan ko, sabi siya, pati yan, pati lipad nila, lahat ng karakteristik ng eagle, pinag-aaralan ko yan. Okay? Now, yung kanilang pinangitlog na dalawa na yan, di ba? Ano ginagawa nila dyan? Tingnan nyo, ha? Iniingatan nila itlog. Tama? Binabantayan nila. Bakit? Kasi maraming predators. Binabantayan yung kanilang itlog. Tama? Dadalawa lang yan. Kumbaga napaka-precious ng dalawang yan para bantayin niya. Okay? Now, hanggang mapisa yung itlog. Okay? Hanggang mapisa po yung itlog ng agila. Okay? So, dalawang sisiw na yan. Di ba? Meron na siyang dalawang sisiw. Okay? Ngayon, yung dalawang sisiw na yan, makalipas po yung matagal na panahon na inaalaga, na binabantayan yung egg niya, matagal na panahon na iniingatan niya at nililimliman niya, napisa na rin finally. Okay? At dahil po dyan sa napisang egg na yan, okay, ang gagawin niya dahil mga maliliit na sisiw pa lang yan na itlog, na eaglets, ba? Yung maliliit na parang sisiw kumbaga sa manok, hindi pa niya kayang kumain. Ano ginagawa niya? Pinapakain niya. Tama? Ano ibig sabihin? Dahil, siyempre baby yan, parang nanay din, di ba? Baby yan, di pa marunong yan, di pa marunong kumain, ibibigyan mo ng pagkain niya. Di ba? Ganun yung eagle. Okay? Yung nanay na eagle, ganun ang ginagawa. Kaya pinapakain niya yung mga, ano niya, yung mga inakay niya. Okay? So, yan. Now, at dahan-dahan habang sila lumalaki, tinuturuan para matutong lumipad. Di ba? Ganun sila, tuturuan nila eagle, paano ba lumipad itong mga sisiw na to? Diba? At ang maganda nito, pag sila po ay ano na, natuto na lumipad, di ba? Magiging team na sila. Okay? Yan, marunong lumipad and then team na silang lumilipad kasi nanay na eagle, yung tatay, yung mga anak, yung mga maliliit na sisiw dati, lumaki na, lumilipad na rin sila. At ang maganda nito, ang survival rate ng eagles is 90%. Tama, ang ganda, di ba? Okay? Now, ikaw ba isang turtle o isang agila? Okay, ba't ko ba kinukwento to? Wala lang, gusto ko lang magkwento ng mga kahayupan. Di ba? Gusto ko lang magkwento ng kahayupan, hindi po. Okay, meron po mga magandang time mapupulot sa istorya po ng mga hayop na ito. Okay, ang tanong ngayon, ikaw ba isang turtle o isang eagle? Okay, i-describe natin. Ang turtle po ay isang recruiter. Magaling to, grabe, ang lakas magpa-pay-in. Ang lakas, araw-araw may pay-in siya, araw-araw may pay-in, araw-araw may pay-in. Okay? Ito yung mga tao na sobrang galing mag-close ng sales. Ito yung mga tao na sobrang galing mag-ano, okay, mag-present, ang galing mag-present, ang galing kumbaga, ngayon, budol-budol, ang galing magka-pay on the spot, kaya lang magka-pay in. Okay? Kaya lang, ang ginagawa nila, pag napa-member na, bahala ka sa buhay mo. Hindi mo lang turuan, di ba? Yan, anak, hindi mo lang turuan anong dapat ang gagawin. Kasi sa totoo lang po talaga, yun ang like ko sinasabi, pag tayo po yung nagninegosyo at yung tok-tok na ito, di ba? Hindi naman ikaw on the spot sa yayaman kagad. Kailangan mo magparami ng riders, di ba? Mahit mo yung maraming riders before ka kumita. Okay? Kailangan mo ng maraming riders. Kung ikaw plano mo talaga maging operator, kailangan mo ng maraming riders, di ba? Okay. Now, kung gusto mo kumita sa iyong link, ano ba yan? Wala mo nang kinikita sa link ko, 3 piso lang. E kailangan mo talaga magparami ng users ng shop links mo and delivery link. Diba? Hindi natin maituro sa tao yun kasi mangyari tuloy yung mga tao yung napajoy natin. Pag hindi kumita yan, diba? Nagne-negative. Pag nag-negative yan, sino apektado? E di ikaw at saka yung company natin. Diba? So lagi sinasabi, hindi naman totoong kumikita. Totoo naman eh. Hindi naman totoong kumikita kasi hindi naman alam. Kasi hindi tinuruan ng turtle. Tama? Yan. So, anong nangyari dito, very slow yung pag-grow ng mga tao na yan. Kasi, minsan may mga makakachempo tayo. Halimbawa,
hindi lahat ng mga downline na pinabayaan ay nagstay, ay na totally tumigil. Para ako, kasi ang totoong sponsor ko po, wala na sa company. Matapos ako recruiting, niwanan ako. Yun ang totoo dyan, kasi junkie siya. Yun ang talagang sponsor ko talaga, na nilayasan po ako at ewan ko saan kumpanya nagpunta, nagpaikot-ikot. Diba, yun ang aking sponsor. Nagkataon lang talaga na gusto kong yumaman, kaya kahit walang nagtuturo sa akin, inaral ko lang. Okay? Napakabagal ng growth rate. Diba? Napakataas ng attrition rate. Ano ba attrition? Yung pagtigil ng mga tao sa negosyo natin. Tumitigil sila kasi napapagod, kasi hindi alam gagawin, wala kang goal para sa kanila. So, anong nangyari tuloy? Nasusunog yung kanilang market, di ba? So, kawawa kasi halimbawa, no? Halimbawa, ikaw mismo, di ba, nag-register ka, di ba? Tapos, ikaw na ngayon yung turtle na recruit ng tao. Anong nangyari? Ini-register mo lahat ng kaibigan mo, ni-register mo, ni-recruit mo lahat ng kamag-anak mo, at hindi mo pinag-aralan negosyo, at hindi ka natuto kasi ang trabaho mo lang mag-recruit. Ano nangyari? Nasira na ano ka, nasunog ka kung tawagin. Nagalit yung mga kaibigan mo, nagalit lahat ng kamag-anak mo kasi hindi ka naman marunong magturo. Hindi mo alam ano gagawin. Kasi ang trabaho mo lang mag-recruit. Bahala na i-apply ko dyan. Hindi pwede. Diba? Maganda po na meron kayong apply na sumusuporta sa inyo, yung mga mas mataas sa inyo. Pero ikaw, you personally, kasi ikaw yung sponsor eh. So dapat, ikaw yung wag mo silang hayaang masunog yung market nila. Diba? Wag mo hayaang magsulian ng kandila ang mga ayon ng kaibigan mo. Okay? Wag mong pabayaan mangyari yon. Okay? So wag kang turtle, na-recruit ka lang ng recruit. Diba? At iiwanan mo lang na iwan yung mga tao. Okay? So maano ko na lang ha, nakwento ko na lang po. Marami din po, may mga kilala rin po ako ng mga taga-JC ang ginagawa ganito. Okay, maganda ang JC kasi ang laki ng director. Pero recruit na recruit. Bakit? Ang goal niya kumita ng maraming pera through recruitment. Tapos yung mga tao, hindi alam ano gagawin. Okay? Dahil nakarecruit na siya dito, ang gagawin niya ngayon, siyempre yung mga tao dito, lilipat niya na naman sa ibang kumpanya. May nakita akong company, kikita rin tayo dito, ililipat na naman yung mga tao doon. Tama, paglipat nila doon at sasama yung tao. Of course, sasama yung tao. Pero tandaan mo, hindi lahat. Okay? Ngayon, nilipat ka ng ibang company, paubos sa mga tao mo. Hanggang dumating yung time, wala na nagkitiwala sa'yo. Kasi ang tingin nila sa'yo, junkie ka na or basura. Sa industry natin, may tinatawag na junkie. Ano yung junkie? Ito yung mga tao na palipat-lipat, di ba? Lipat na lipat, basta may bago nandun. Okay? Yun po ang pinaka-importante sa negosyo natin, yun po ating credibility. Kaya kailangan po tayo po yung nire-respeto ng mga tao sa ating negosyo sinabi. Pag sinabi natin, ito negosyo natin, kikita ka dito, papatunayan mo. Kailangan kumita talaga sila dito, turuan mo nang dapat nilang gawin. Huwag kang recruit lang ng recruit. Okay, ito pagkakamali ko to dati. Recruit lang ako ng recruit, hindi ako marunong magturo dati. Okay? Ayan. Okay. Remember, you have a moral responsibility to the people who believe in you. Ito yung sinasabi ko. Ang goal mo, turuan mo yung tao, pakitain mo yung tao. Tama? Yun ang goal mo kasi ikaw ay isang sponsor. Okay? Take care of them and the business will take care of you. Yun ang sinasabi ni boss madalas. Panautawa dito. Ang sabi ni boss, di ba? Tulungan yung mga tao, pakitain yung mga tao at bahala si boss, yung sistema ni boss. Bahala yun na makarating sa'yo at ikaw ay kumita because ginagawa mo yung tama. Tama? Huwag kayong, okay lang yan, importante ngayon kumita ako, bahala sila sa buhay nila. Importante makahawa kong 50, minsan 100,000 ngayon, hindi. Hindi po, ha? Kailangan tulungan yung mga tao, okay, para hindi sila magreklamo at ito po mga tao na to, pag sila kumita, maniwala ka, very rewarding. The business will take care of you. Okay? To some people, this is their lifeline, the only hope of their family. Okay, dito ko talaga nadudurog ang puso. Tignan nyo ha. Sa may mga tao po talaga, nung nakita itong negosyo natin, ano sila eh, ang piling nila ito na yung magpapayaman sa amin. Ito na yung negosyo na, buong pamilya ko gaganda yung buhay. May ganun eh, may mga taong ganun talaga. Na ito na yun. Sa JC, sa Tok-Tok, yaman na kami, gaganda buhay ng pamilya namin. Diba? Kaya minsan pinangutang pa, nagbenta pa ng gamit para maka-join lang. Tapos anong ginawa mo? Pinaregister mo na, iniwanan mo na. Daming ganyan. Nalulungkot ako kasi
Minsan minimessage ako, nalulungkot ako kasi nakikita ko yung mga ganitong pangyayari. Okay? Kaya please po, ang hinahawakan mo dito, ikaw, ang hinahawakan mo dito, pati yung pangarap ng taong naniwala sa'yo. Tama? At consider yourself as the dealer of hope. Ikaw yung dealer ng hope. Ikaw yung tumutulong para pinakamasarap sa lahat na nakita mo yung mga taong unti-unti nagbabago yung buhay. Sa totoo lang po, nung nagkaroon tayo ng season last, ito earlier this month, ako po talaga iyak ng iyak nung gabi niyo. Bakit? Nakita ko si Jaja may bahay, si Emmy may bahay, si Norse bukod sa may kotse may bahay na rin. Diba? Si Albert meron ng bahay, may kotse na rin. Si CJ may kotse na. Diba? Si Enteng nagpagawa ng bahay sa gitna ng pandemic. Ang sarap-sarap po ng pakiramdam. Tama? Si Norse ginulat ako. Hindi ko alam na ganun na pala kalaki kinita niya kasi hindi ko isinamo sa top performer yan. Ganun na pala kalaking kinikita. Diba? Remember that we are dealers of hope. Diba? Huwag kang basta iwanan yung tao. Huwag mong gagawin niya masama yan. Okay? Ano ba ang responsibility ng isang sponsor? Okay. Ang sponsor po, kung sa kasal, no? Ang responsibility ng isang wedding sponsor goes beyond the ceremony and signing of marriage contracts. It is a lifetime responsibility to guide the couples to their success, to the success of the couple. Okay, ganito ha. I-consider mo yung sarili mo na ninang. Ninang, di ba? Sponsor is, katotoo lang talaga, yung sponsor, pag tinagalog mo yan, ninang yan o ninong, tama? Okay, ganito. Halimbawa, nag-anak ka sa kasal, di ba? Or sa binyag. Ako kasi, I take this personally talaga, no? Okay. Tandaan natin na tayo po ay hindi ninang lang o ninong doon sa kaganapan na may inuman, may bidyoke, masaya, hindi doon. Yung pagpirma natin ng kontrata doon sa marriage contract man yan, di ba? O doon sa baptismal ng batang yan, ito po ay lifelong, lifetime responsibility. Tama? Kailangan ikaw ay tumatay yung pangalawang magulang ng mga batang yan o ng mga bagong kasal na yan. Wherein, pag may problema sila, nandoon ka at nakaresponde. Diba? Yun ang role mo bilang sponsor. Hindi yung paramihan ka lang ng invite, paramihan ka lang ng pagnininang at ipagmamalaki mo lang. Naku, ako, alam mo ba, inaanak ko, 100. Yabang mo, proud na proud ka. Ang tanong ngayon, anong klaseng ninong o ninang ka? Ikaw ba ay ninong lang sa inuman? Sa picture-picture, sa bidyoke? At after nun, hindi mo kilala yung inaanak mo? Hindi ganun ang pagiging ninang at ninong. Diba? This is a lifelong. Kamukha ni Direk Arlene, namatay na lang, ninang pa rin tawag sa akin. Direk Arlene Tolibas, ninang pa rin. Actually, hindi natuloy aming pagiging ninang kasi ikakasal siya. Ako magdininang sa kanya. Pero nung ako'y dineclare niya na pag ginasal ako, ninang kita, oo naman. Mula noon, nag-declare pa lang siya ng ganun. Diba? Mag-boyfriend pa lang sila nung lalaki. Pag mayroon problema, ay nakalapit sa akin. Siguro kayo'y nakaka-attend na ng iba't ibang training, ng iba't ibang team. Diba? At naririnig nyo naman siguro na tinuturi talaga ako parang ninang, diba? Parang ganun. So hindi po ako nagmamayabang. Sinasabi ko lang po, kailangan mong i-take your responsibility na yan bilang ninong or ninang. Diba? Ano sabi ni Spider-Man, great powers requires great responsibility. Diba? Kung gusto mo talaga maging successful sa buhay na ito, pangatawanan mo ang pagiging sponsor mo. Tama? Huwag mo silang hayaan na yung mga tao na yan mabaliwala yung pag-inegosyo. Okay? Now, ang responsabling sponsor ay parang agila. Okay? Ano ginagawa? Nagtuturo sa mga bagong downlines. Okay? Nagtuturo sa mga bagong downlines. The marketing plan and products, lahat yan tinuturo. Pati yung complete marketing plan, paano kikita? Okay, paano? Turuan natin sila paano ba tong marketing plan, paano kumikita ng 1.5, paano kumikita ng 300. Yung produkto natin, ano ba yung products natin? Turuan po natin sila. Okay? Kaya lang, bilang sponsor o bilang ikaw yung team leader, hindi ka nga umaattend eh. Diba? Paano ka magpapaliwanag sa kanila? Hindi ka marunong magpaliwanag kasi pag pinasabihan ka na magsimula ka na magsalita ang katwiran mo, hindi pa ako marunong. Utang na loob. Ang tok-tok nagsimula December 9. Sa mga kasabayan ko po na nagsimula December 9 hanggang ngayon, kung hindi ka pa marunong magsalita, may problema ka na.
May problema ka na, hindi ka pa marunong mag-present, may problema ka. Bakit? Kasabay-sabay lang tayo nagtok-tok. Di ba? Kasi nasabi mo, hindi ko alam i-present ka. Yes, fine. Nung December, hindi mo alam i-present. January, hindi mo kaya i-present. March, okay lang, hindi mo parang alam i-present. Utang na loob. Magka-September na, mag-iisang taon na po ang tok-tok. Hindi ka pa rin marunong. Ano problema mo? Tama? Ano problema mo? Sabay-sabay lang tayo nagsimula December 9, 2020. Tama? Hindi recurrent to alam nung una. Pero kailangan, minilagay ako ng time frame yung sarili ko. Kailangan 2 weeks matuto ko. 2 weeks lang. Ano ginawa ko? Umaten ng technical training 3 beses maghapo. Kasi during that time, may 10, may 1, may tsaka may ano. 10, 1, at tsaka po 4 p.m. Inatinan ko lahat. Kinagaan ko, inatinan ko. Paggabi nagka-present si Jason, grabe, nakikinig ako. Di ba? Kasi kailangan, within 2 weeks, kailangan matuto ako. Kasi pag hindi, wala akong credibility bilang leader. Di ba? Okay? Si Norse, ito han, hindi ko binibida si Norse, pero ito yung nakita ko. Si Norse umatend yan ng Zoom, umatend yan ng tok-tok orientation ni Applying Jason. Di ba? Attend siya. Sumunod sa akin, umatend yan. Okay? And after noon, nagpe-present, alam niyo ba kung naka-attend kayo sa presentation, mas magaling pa sa akin. Bakit? Kasi nga kailangan matuto tayo magturo. Diba? Kailangan matuto tayo magturo paano mag-handle ng rejections and discouragement. Kailangan natin silang tayo mismo personally bilang team leader, turuan nila, natin sila na maraming rejection na nangyari. Diba? Kinukontra ng asawa, nire-reject yung mga magkape, hindi natutuloy. Kailangan ikaw mismo yung nagmamotivate sa kanila na ito ay normal kasi hindi lahat ng tao pare-pareho. Diba? Ipaalam yan. Yung mga discouragement na nangyayari sa kanila, ano mo din yan? Ituruan ano mo sila, i-lecturean mo sila na normal sa negosyo natin yan. Yung mga nangyayaring discouragement. Diba? Alam na, yung discouragement from the family, diba? Discouragement from other people, is a discouragement from the failures. Or the failures? Yung mga tao na hindi makapaniwala na ikaw, iba ka na magsalita, iba ka na mag-isip, meron ka ng pangarap, mataas na yung goal mo. Sila yung mga failures kung tawagin. Normal yan sa negosyo natin. Tama? Kaya pag pinasinabihan ka na upline mo, mag-speaker ka na, ibig sabihin may tiwala sa'yo ang upline mo, magsalita ka na. Bakit? Kasi ibig sabihin, para matuto ka magturo sa mga downlines mo. Okay? Tuturo mo din, paano maging upline? Paano maging downline? Tama? Okay, para maging upline tayo, kailangan tayo po ay matutong humawak na rin ang ating mga downlines. Okay? So, paano maging downline tayo bilang mga downline, matutong rumespeto sa ating mga upline. Yun lang naman yun eh. Okay? Paano mag-set ng goals at paano ma-realize yung mga goals na yan? Okay? Mag-set tayo ng goals. Isip tayo, kamukha ang aming ginawa na blueprint. Alam mo, tuwa talaga ako tuloy sa blueprint na yun. Bakit? Kasi ang daming gumagawa. Sinisimulang gawin eh. Di ba? So magkakaroon po tayo ng awarding dyan sa blueprint na yan. Hintay-hintay nyo lang. Okay? At siguro po kasabay na lang na ating quarterly team day. Kasi 90 days yung program. Okay? Kailangan matuto sila ma-realize yung kanilang mga pangarap. Kasi ganito yan eh. Yung tao, sabi mo sa kanya, lagi mo silang kakausapin na ang daming yung mayaman eh, at deserve mo rin maging mayaman. Di ba? Deserve din ng tao na yan. Di ba? Yung mga downlines na yan, wag mo silang ano, yung mga downlines na yan, ano? Okay. So, yung mga downlines natin, una sa lahat po, no? Okay. So, tandaan natin, sponsors, okay. Yung mga downlines natin, iba't iba na ugali yan. Okay. Sa pamilya nga, sometimes tayo, isa lang ang magulang natin, isa lang ang tatay, isa lang ang nanay, pero iba-iba pa rin ugali natin. Iba-iba pa rin tayo ugali. Kasi lahat po tayo is unique individuals. Lahat tayo, may kanya-kanya tayong katangian sa buhay na hindi ka pareho nung sa iba. Okay? Ngayon, una, di ba, matuto kang mag-handle ng galit na mga downlines. Kasi may mga ganun talaga eh. Lalo pag di mo naturuan yan. Hindi mo naturuan ng tamang asal yan. Ako, maniwala ka. Lalabas yung ugali niyang masamang ugali. Di ba? Palaaway. Di ba? Ganyan. So,
pag meron kang ganun downline na masyado maano yung bunganga, masakit magsalita, mabunganga sila, 'di ba, kumbaga style squatter ba, parang ako dati. Okay? Yan. So wag mo silang papatulan ng away, okay? So halimbawa, personalan kayong dalawa, away-away kayo talagang ganun, 'di ba? Parang hindi na maganda yung lagay. Ang gawin po, pumunta sa taas, maghanap po ng uplines pa na iba na po pwede mamagitan sa inyo para ma-patch up yung mga ganyang problema. Okay? Kasi bakit hindi po healthy sa pagdinegosyo natin? Meron tayong kaaway sa isang buong sa ating grupo. Okay, bakit? Subukan po natin, like ginagawa example, subukan po natin na maglagay ng mabigat dito sa balikat mo. Mawala ka lang ng bag na mabigat, lagay mo dito. Sabit mo dyan. Hanggang dito sa mga arms mo, isabit mo lahat ng mabigat na bagay. Gusto mo bakal, gusto mo yung planchahan, supa, ilagay mo dyan, subukan mo, karga mo dito, tali mo, lagay mo sa lahat dito. Okay? And then, subukan mong ikampay. Kunwari lumilipad ka, tingin mo kaya? Hindi. Hindi kaya. Bakit? Kasi nga, may baggage ka. May baggage ka. Ano ba yung baggage mo? E di yung downlines mo. Kasi bakit? Away kayo eh. Okay? Di ba nag-away kayo ng downline? So, anong nangyari? Hindi ka makalipad. Di ba? Hindi ka makalipad ng matino. Kasi nag-aaway kayo. Minsan, ikaw pa yung pagtalikod ng downline, grabe ka makachismis. Di ba? Grabe yan. Walang utang na loob yan. Ako ito. Hayaan mo sila. Let go. Kung ganun sila, wala sila utang na loob, pabayaan mo sila. Magtrabaho ka lang ng tama. Di ba? Yan. At syempre, yung mga downlines na yan, unti-unti, pakitaan mo ng mabuti yan, unti-unti, magbabago din yan. Diba? Lalo, at pag ikaw, bawa, dalawa lang kayo, to trainingin mo siya. I-motivate mo siya. Tama? Motivate mo. Usapin mo sila. Ganun. Okay? At wag na wag makikipag-compete sa iyong mga downlines. Ang downline mo, kumita ng 1 million, ikaw kalahating million lang, malungkot ka. Hindi. Matuwa ka. Diba matuwa tayo? Hindi nating competition ng downlines. Hindi natin competition ng mga appliance natin. Ang competition natin yung ating sarili. Diba? O ito lang kinita ko, grabe, dapat next month malaki. Ganon ang competition mo. Okay? At wag natin i-judge yung mga downlines natin. Bakit? Diba, halimbawa, meron tayong downline. Alam mo yung background niya. Dati siyang masamang tao. Diba? Huwag mo siya i-judge. Diba? The more, sabi ko kanina, you are a dealer of hope bilang sponsor. So, huwag natin sila judge. Instead, tulungan po natin. Di ba? Tulungan natin sila, kawawa naman. Okay? Yan. Ngayon, kailangan na matuto silang mangarap ng malaki. Huwag kang pumayag na yung downlines mo, ang pangarap lang. Kumita lang ako 5,000 per week, okay na ako. Awatin mo utang na loob. Bakit? Pag sinet niya yung goal na 5,000 per week nakita, 'di ba? Pag hindi niya na-hit 'yon, baka 1/4 lang makuha niya doon, baka 1/5 lang kitain niyan. 'Di ba? Kasi liit-liit ng goal eh. Subukan mo mag-goal ng malaki, 1 million per month. Goal mo 'yan o goal ng downline mo. 'Di ba? Pag ginol niya 'yon, hindi ba nakuha yung buong 1 million, may kalahating million 'yan. 'Di ba? Or may 300,000 'yan kasi ang taas-taas ng goal. Okay? Kung ang goal mo maliit lang 5,000 na niliitan mo pa ng todo, goal na nga lang. 'Di ba? Hayaan nyo silang mag-dream big. Okay? So, ito po gawin nyo, no? One-on-one yung mga downlines nyo. Lalo yung mga direct ninyo. Kausapin nyo, ano ba sa tingin mo ang may tutulong sa'yo ng negosyo natin? Hayaan mo siya magkwento. Diba? Ano matutulong sa'yo nito? Ano ba goal mo? Diba? Ano matutulong sa'yo nito? Bakit po? Napakasarap sa isang, hindi ko kasi naranasan, pasensya na. Kasi wala nga ako, apply ko, lumayas, nilayasan ako, iniwanan ako sa ere. Pero natuwa ako sa kanya. Nagkita kami nung, before mag-pandemic, nagkita kami. Tapos sabi niya, natuwa raw siya kasi gumanda na yung buhay ko. Okay? So di ba yung parang kakausapin mo siya, ano gusto makuha? Ano yung goal mo ngayong taon na to? Di ba? Para kanino yung mga plano na yan? Ano pakiramdam mo pag na-hit mo yung goal mo? Alam mo kung bakit? Hanggat ginagamit nila yung kanilang wildest imagination, di ba? Creating a mental picture of what they really want. Binibigay mo sa kanila yon. Alam mo,
yung tao nag-iiba eh. Nag-iiba yung galaw niya, nag-iiba yung hataw niya, nag-iiba yung ano niya, yung kanyang mga pangarap, tumataas siya. Pero pag pina-join mo lang, iniwanan mo sa ere, iniisip lang yan, paano ba ako kita? Lintik, sayang 17,000, kapat ba ako nakasali-sali dito? Di ba? Lagi natin sila kausapin, ito ha, ito pagiging operator mo, it's fine. It's fine, kasi tok-tok operator naman talaga tayo lahat. Okay? But remember, bago mo kitain yan, kailangan maraming-maraming rider at maraming-maraming user ng iyong mga shop links. Okay? For the meantime, nagpaparami ka palang, gawin natin to. Bakit? Ito pwede mong kitain. Paliwanagan mo marketing plan. Okay? Ang importante, mapaliwanagan mo sila. Gawin nila o hindi, importante na ipaliwanag mo. Kasi bakit? Sooner or later, pag nalaman nilang meron palang ganung kitaan, awayin ka niya, ikaw naman talaga. Hindi mo pinaliwanag, may kitaan palang ganyan. Daya mo naman, dapat matagal na kumita na ako. Diba? Ganon. So, hayaan mo sila. Hayaan mo sila mangarap ng maganda. Alam nyo? Napakaganda. Napakasarap tumulong sa tao. Okay? Yan. Ang ano po, ang mahusay po, ang responsible na sponsor, ay nagme-mentor ng kanila mga downlines during discouraging time. The sponsor mentors the downline. Okay? Yan. And then, ano sabi dito? Upholds them and show them direction. Okay, ganito ha. Okay. Sa buhay po natin na ginagawa itong negosyong to, maraming challenges, maraming discouraging time. Okay? Minsan ang mga discouraging time, di ba? Like, halimbawa, magbabayad na siya, sure na nga hindi pa natuloy, mga ganyan, di ba? So, ikaw bilang sponsor, mentor, no, sponsor ka na, mentor ka pa, mentoran mo siya, it's okay, normal na nangyari yan. Okay? Yan. And then, syempre, if ever naman sometimes ang nagiging problema, problemang pamilya na, alam nyo, wag na wag nyo itong gagawin. May narinig ako isang salita ng upline na ganito eh. Pag may problema, downline nyo, iwanan nyo, mali. Pasensya na, hindi ko kayang gawin. Hindi ko kayang gawin. Pag may problema ang downline, kay pamilya man yan ang problema na yan, minsan love life pa nga, nandito lang ako, makikinig ako sa'yo. Tama? Makikinig ako sa'yo. Ano problema mo? Ano pwede ko maitulong? Tama? Mali po yung turo na sinasabi, pag may problema, iwanan mo. Negative yan, mali yun. Hindi mali yun. Bakit? Kailan mo siya lalapitan? Kailan mo siya, kasi iwanan mo muna, di ba? Kailan mo lalapitan pag wala ng problema? Anong klasikang sponsor? Di ba? Anong klasikang sponsor? Pag tingin mo, productive na. Wow, lakas mag-pay in kasi tapos na problema. Nakaraos sa problema. Ang daming pay in. Wow, grabe. Galing-galing mo naman. Pero noong time nalugmok yung tao, nasan ka? Ang katwira mo, iwanan mo yan. Mali, mali, mali. Super mali talaga. I totally 100% disagree. Yung narinig ko may nagturo ng ganyan. Sorry. Kasi ako talaga, by nature talaga, ako'y matulungin. Matulungin talaga ako. Kaya hindi ko kayang gawin yan. Okay? Ang tinuturo ko po sa inyo, pag may problema ang downline, dapat nandyan ka. Nandyan ka. Diba? Nandyan ka dapat. Makikinig ka sa kanila. Bakit? Kasi pag yan po ay bit-bit nila, habang buhay, bit-bit nila yan. Alam mo, nung time na down ako, grabe sponsor ko. Pinuntahan ako ng sponsor ko. Grabe sponsor ko. Win-on-one ako. Kinausap ako sa phone. Diba? Yun po ang pag-inanegosyo natin. Gumagawa ka ng magandang relasyon sa mga taong isinama mo sa negosyo natin. Diba? Eh kung ikaw yung tao na kilala mo lang yan pag may pay-in, pag walang pay-in, sorry ka, sino ka? Who you? Diba? Mali yun. Huwag na huwag mong gagawin. Huwag na huwag mong gagawin na kung kailan lang sila merong pay-in, dumababatiin. Wag mo sila ikukumustahin. O, ilan ang pay-in mo? Aba, masama po yan. Mortal sin yan. Ilan pay-in mo? Diba? Doon ka lang magmamumusta kasi alam mo masipag na nung tamad pa, hindi pa marunong, hindi mo pinapansin. Nung masipag na, may pay-in na, panay ang text mo. Kumusta? Ilan pay-in mo ngayon? Diba? Wag ganun. Lagi natin unahin. Unahin natin yung mga downline na pakitain. Doon ka nakapokus, hindi yung, uy, 5,000 to. Uy, 5,000 na naman. 5,000 na naman. Hindi doon. Ang focus mo, itong taon to na isinama ko dito, pag ito yumaman, napakasarap ng pakiramdam. Diba? Yun ang mindset mo dapat.
turuan mo siyang kumita ng 1 million, isang downline mo, pagkitaan mo 1 million, magkano kita mo? Edi 2 million ka. Sa ayaw mo at sa gusto, yun ang kikitain mo. Diba? Yan. Okay, now. Okay? Be a role model. Ikaw dapat yung nagpapakita ng magandang halimbawa sa iyong mga downlines, no? Yan. Remember that this is a copy business. May mga downline po tayo talaga na nakatingin sa iyo. Paano nga ba mag-invite? Teka, ano nga ba sabi ni sponsor ko? Ah, okay. So mag-invite daw ako. Kailan si sponsor ko hindi nag-invite? Ang sponsor ko kung magpakita sa Zoom once a week. Minsan once a month, 'di ba? So ganun din ako kasi ganun sponsor ko. Copy upline, copy business, 'di ba? So kailangan magpakita ka ng sipag kasi bakit tuloy ko sinasabi? Daig ng masipag ang magaling. Ako hindi ako magaling talaga, totoo lang, hindi po ako magaling. Wala akong kaalaman, lalo sa mga trainings, mahina po ako dyan. Sa lahat ng mga bagay na yan, mahina ako talaga dyan. Pero masipag lang ako. Di ba? Masipag lang po ako talaga. Okay? Kaya dapat lagi natin isipin, dapat tayo po ay masipag kasi tayo po ay role model. Okay? Huwag tayo magiging Buddha. Ano ba yung Buddha? Yung Buddha po, ito yung mga uplines na walang ginagawa. Walang ginagawa, kaway-kaway lang minsan. Kaway-kaway, kaway-kaway. Pagdating ng Sabado, nakaganon lang. Diba yung mga Buddha, ganon nakaganyan, nakaganyan kamay. Ano ginagawa nung sumasahod lang ng pera? Diba ganyan, kamay-kamay. Okay? Huwag kang maging Buddha. Kasi bakit? Mahirap gastusin. Parang hindi sa masayang gastusin yung pera. Hindi sa masarap hawakan yung pera pag hindi mo pinaghirapan. Tama? Kaya dapat, you must be the frontliner. Okay? Yung activities ng mga downlines mo, yung mga taong sinama mo dito, syempre ikaw yung gumagawa ng goal setting, yung action plan, ikaw gumagawa niyan. Ikaw gumagawa lahat niyan. Action plan, goal setting sa'yo lahat yan. Okay? Syempre, dahil ikaw nagkuturo sa kanila, minsan hindi ka na rin kasama doon. Pero tignan mo lang din sila. Tignan mo ano ginagawa nila, nandun ka lang para tignan sila. Hindi para ikaw pa rin yung magkatrabaho. Ang tawag ko doon ay monitoring. Monitor mo lang sila, kumusta na sila, di ba? Yan, sa lahat ng activities, dapat alam mo at nangunguna ka rin doon syempre. Okay? At ito po napaka-importante, ha? Napaka-importante po nito. Bawal na bawal utangan ng inyong mga downlines. Bawal. Totoo, bawal. Bakit? Kasi, ano yan, madi-discourage sila. Ganun pala yun. Anak ng pating. Kala ko ba maganda negosyo natin? Bakit itong upline ka utang na utang sa akin? Di ba? Wag na wag mangutang. Pwede mangutang sa upline na. Minsan-minsan lang ha. Wag araw-araw. Okay? Pwede mangutang sa upline. Di ba? Nasa pag-uusap niyan yan. Pero never, never sa iyong mga downlines. Bakit? Manghihina yan. Kinakapos itong upline ko ng pera, nangungutang sa akin. Ibig sabihin pala, hindi maganda yung negosyo. Diba? Pero na kung friend kayo, talagang close friend kayo ha, at medyo matagal na kayo magkasama. Pero yung bago pala, naku, wag na wag mong gagawin yan. Diba? Ayan. Okay? Yan. Ngayon, during times of success, diba? Yung mentor, ang trabaho naman ng mentor, okay? Ay, yung trabaho po ng sponsor, yung mentor, ay tuturuan sila ng skills paano ma-sustain yung growth at yung ang trabaho mo rin bilang ikaw yung sponsor, turuan mo sila paano ma-maintain yung laki ng kita, 'di ba? Yung growth ng success ng tao. At syempre, paano ma-sustain 'yon at saka syempre turuan din natin sila na maging humble pa rin, okay? Yan, magturo tayo na dapat humble ka pa rin ha, kahit humamang ka, humble ka pa rin. 'Di ba? Ngayon paano mo turuan na maging humble kung ikaw yabang-yabang mo konti pa kinikita mo? 'Di ba? Ganun po 'yon. Okay. Next, no? Wag na wag po natin silang abonuhan. Kaya halimbawa, tingnan niyo ha. Okay. Mami, ako balikan 'tong tukol sa pautang, okay? Ang mga responsible na sponsor, they teach them how to do the same thing downwards, no? A successful networker is able to duplicate themselves, no? Sabi dito, okay, this is the very nature of network marketing, no? They learn, okay?
they apply what they learn and pass it down the line. Duplication is the name of the game. Okay. So, importante po dito, tayo, di ba? Tayo, para tayo po matuto magturo, mag-aral po tayo. Di ba? Nakakalungkot lang na pag sinabi ipinos na nga maaga pa, pinos na nga yung link, di ba? Pag oras na ng training, sasabihan papasok po tayo, bakit ganun? Di ba? Wag na. Wag na sabihan pasok po tayo. Alam nyo, kukwentuhan ko lang kayo. Noong nag-start po yung pandemic last year, nagsimula ito yung super lockdown talaga. Ang ginagawa ko po, umattend ako ng training ng JC University. Diba? Kasi alam niyo naman, before pa nagkaroon ng pandemic, na-establish na po yung JC University. Araw-araw umattend ako ng speaker dyan, si Val, Deso, si Rene, si Joe Peñapiel, kabisado ko lahat yan, si Ken Enda, Genesis Domingo, si Anthony Cachalian, kabisado ko lahat, Jeff Ang, yun ang mga nag-i-speaker. Diba? Ngayon, ang ginagawa ko, uma-attend ako ng training. Attend ako ng attend, araw-araw, walang palya. Attend ako ng hapon, may hapon, may gabi pa. Araw-araw yan. Attend ako ng attend. Sabi na anak ko, ma, ba't paulit-ulit ka uma-attend? Di ba yan din sinasabi kahapon? Ba't makikinig ka na naman? Sabi anak kong bunso. Kasi anak ganito yan. Sabi niya, wala naman kayo office ngayon, di ba? Pandemic naman. So, bakit mo kailang ulit-ulitin yan? Kasi anak ganito yan. Kailangan ko umattend dito at ipakita ko sa mga downlines ko na ako ay consistent. Bakit? Pag nawala itong pandemic, sabi ko, at bigla ko silang pinower up, sa tingin nyo, re-respetuhin pa kaya ako? Di, hindi na. Ah, ganun pala yung sabi ng bunso ko. Diba? So, ang ginagawa ko, umattend ako ng training and then sinesend ko yung link doon sa mga downlines during the kasagsagan ng pandemic, ng lockdown last year. At ikaw ganun din. Ngayon pa lang, umattend ka na lagi ng training at isend mo yung link doon sa iyong mga downlines. Diba? Kasi bakit? Dapat nangunguna ka doon sa unang umaattend ng training. Ayaw umattend ng team mo, okay lang yan. Importante ikaw. Bakit? Meron kang K na magsalita sa kanila attend time training. Pero kung di ka umaattend at sabihin mo sila, attend kayo training, ikaw wala doon. Pagpasok nila, wala ka. Hindi ka re-respetuhin, hindi na sila papasok sa training kahit kailan. Kasi bakit? Ikaw bilang sponsor, ikaw bilang leader, wala ka doon. Diba? Attend ka, huwag ka mawawala doon kahit ano mangyari, nandun ka lagi. Kahit umay na umay ka na sa lahat ng naririnig mo. Kabisado mo na yung patawan ni Ma'am Nori. Kabisado mo na yung sinasabi ni Crisil. Diba? Kabisado mo na yung story ni Ma'am Marisa Lim, yung ganda ng kanyang life story. Narinig mo na lahat yan. Okay lang yan. Paulit lang. Okay? Kasi bakit? Doon ka magkakaroon ng credibility. Huwag yung pasok na po tayo, utang na loob. Trabaho pa ba ng sponsor ng mga mentors yung ganyan? Trabaho pa ba ng mga speakers yan? Pasok na po tayo. Alam nyo, iano ko lang itong Brave Hearts. Ano? Pag sinabing may training ng 9 p.m., mga 8:40, 8:45 hanggang 8:55, nakapasok na lahat yan. Wala na mahahabol dyan. Wala na kumalaglagang signal yung internet at papasok ulit. Pero ganun sila, ganun ka lang training. No wonder dumadami sila. Tama? Ayan. So syempre, bakit? Kasi nung sinabing 9 p.m, ang unang-unang pumasok yung team leader, si Coach Norse. Pag sinabing 9 p.m, before 9 p.m, nandyan siya. Diba? Early bird. So yung mga downline, pag pumasok ka Zoom, nandito na kayo aming mentor, wala. Diba? Aalis siya, bakit wala ka eh? Eh kung nandyan ka, diba? Nandyan ka, umalis man sila, alam nila umaattend ka lagi. Okay? Alam nila umaattend ka lagi kasi nandyan ka. So pag sinabi mo sila, attend tayo, a-attend din sila. Okay? Ayan. Remember that duplication is the name of the game. Sabi ko nga kayo, hindi sa copy business. Gagayahin tayo kung ano ginagawa natin. Tamad ka mag-training? Tamad din mag-training yan. Diba? Masipag ka mag-aral, magsisipag din mag-aral yan. Diba? Nag-aaral ka mag-present na negosyo? Mag-aaral din yan. Kasi ikaw ang kanilang role model. Okay? By the way pala, isingit ko lang din dito, no? Isingit ko dito. Pag meron tayo mga pay-in, mga mag-pay-in sa atin, no? Alam ba, meron interesado, huwag mabunuhan. Tip yan, huwag mabunuhan. Bakit? Kasi,
pag yung tao na yung inabunuhan mo, bawa, wala akong 17, sabi nung invite mo, wala akong 17,088, at sabihin mo, iabunuhan kita. So yung tao, kitang-kita ng tao na yan na, okay, so itong negosyo nila, pinagpipilitan, pinapagsalaksakan pa. Tama? So yung tao na yan, ang gagawin niya, sige, unang problema, abunuhan mo pala ako eh. Pero, eto ngayon, di ba? Yan, 90% ang attrition, di ba? Nung mga taong hindi, yung mga inabunuhan mo, 90% yan, aayaw. Magtatago yan, di magpapakita bakit, takot na singilin mo. Di ba? Ayan. So, ang mangyari niyan, burnout yan. Kasi bakit? Pag sinisingil mo, mag-aaway na lang kayo, magkakasamaan na lang kayo ng loob. Okay? Kaya kung meron kang downline, merong gusto mag-register at nagkapabono sa'yo, kung halimbawa naman yung tao, kulang lang yung pera at meron naman siyang participation, pwede, nasa usapan yan. Pero wag naman the whole package, di ba? Na ito, abunuhan ko na lang to, 17,888, ikaw lang. Pwede 888 lang, mami na. Oo. Ano yun? 8-8 pwede. Oo, kung may 8 piso yung tao, abunuhan ko na. Di ba, may 8 piso naman siya, 17,880, or may 8 piso siya, abunuhan mo na. Di ba? Mga ganong bagay ba? Kasi bakit? Kasi nababurnout yung tao. Instead na magtrabaho siya, tinitingin yung isip niya, naku, singilin ako. Ayoko magpakita sa Zoom. Naku, singilin ako yan. Or yung tao iniisip na, ano yung workout yan? Pera ko ba yan? Di ba? Samantalang pag pera nila yan, pinangut, yung sinasabi ko kanina, maraming tao, ipinangutang lang to at buong-buo yung pangarap, nagaganda yung buhay nila sa halagang 17,888. Aba, yun po maganda. Bakit? Magtatrabaho yan ng todo. Diba? Ayan. Ngayon, ikaw naman apply, ikaw naman sponsor. Okay? Ikaw sponsor. Ito ha. Yung iyong... Ano ba yun? May gabi ng lagim. Okay. So, ikaw naman sponsor, una sa lahat, please lang po, ayusin mo naman yung iyong FB account. Diba? Ayusin mo. Okay? So, nakikita ko sa ating mga franchises. Hindi naman nagpo-post. Hindi naman nag-share ng kanilang mga link. Hindi nagpo-post. I-post mo. I-post mo. Sabihin mo kamag-anak mo, i-post nyo nga itong aking, itong aking shop link, delivery link ko. Pagtulong-tulungan nyo ng pamilya. Hindi po pwede, hindi ka nagpo-post. Nag-post ka ng one time, sumundi. Wala namang bumibili sa showmay ko. Ilang beses ka ba nag-post? Isa. Utang na loob. Diba? Kulitin mo, tsagain mo araw-araw. Kailangan marami kang post. Post ka ng post. Diba? Para makulitan sila, ano ba talaga itong negosyo itong tao na to? Ba't kanyang post araw-araw? O di kinlik. Di ba? Kinlik. Kasi bakit ang kulit-kulit mo eh. Okay? Yan. Ngayon, bukod sa nagpo-post ka na, di ba? Okay. Post ka rin ng mga gandang bagay. Halimbawa, i-post mo na namasyal ka. Di ba? Ako pinopost ko yung luma kong pasyal eh. Natuwa ako. Pinost ko yung aking lumang pasyal sa Paris, France. Pero lang. Ganun lang siya. Okay? At siyempre, ikaw bilang upline, please lang po, no, please lang, huwag ka magpo-post na may sakit ka. Huwag mo ipo-post kahit kailan na may sakit ka. Ako po, nagkasakit matagal, alam niyo yan. Isang buwan ako, halos the whole May, may sakit ako. Hindi naman, siguro mga last week na April, nagsimula yung sakit ko, and then hanggang kalagitaan ng May, kailan nagpahinga ako ng konti, kaya halos buong May na rin. Okay? Kailan niyo ako nakita nag-post na may sakit ako? Kailan? Hindi. Eh, sa group chat lang natin, sa leaders nga lang, doon sa aking generals lang, doon ako nagkasabi. Diba? Doon ako nagkasabi, pero sa buong ibang mga group chat, walang may alam na may sakit ako. Bakit? Kasi nasa health business ka. Nasa health business ka, tapos nagpo-post ka na may sakit ka, hindi maganda. Yung iba natusok lang ng crime, nagpa-check lang kung may nagpa-RBS lang, FBS lang, nakapost pa, utang na loob. Diba? Ano pa hinihingi mo? Kaawaan ka ng buong mundo. Diba? Kaawaan ka ba ng buong mundo na may sakit ka? O, na ano ka lang, natusok ka lang ng karayom, diba? Nakapost na ka agad. Please naman. Diba? Wag mo ipopost yan. Okay? Kasi hindi magandang image yan bilang isang leader. Diba? Bilang isang leader, dapat makita lahat ng mga talaga sa is puro positive lang. Puro masaya. Okay? Magandang bagay lang. Huwag ka papakita may sakit ka. Kala ko ba health products kayo, iba? Lagi nagpo-post na may sakit. Diba?
Yan. Ito, kwento ko sa inyo. Nagsisimula ako, nakasaklay nga ako. Wala nga nakakaalam na may saklay ako. May saklay ha, pero hindi nila alam. Bakit? Tinatago ko yung saklay ko. Nandun sa ilalim ng guard, tago yung saklay. Lakad ng diretso. Lakad diretso, nyari walang sakit. Nakangiti. Pagharap ng mga tao, nakangiti ako doon. Present ako, nakangiti. Pag-uwi ko ng bahay, yung pa ako parang elepante, sobrang laki. Sobrang laki ng elepant na paa. Kasi bakit? Magang-magaan na. Diba? Yun. So, wag na wag po tayo magpupos na may sakit tayo. Diba? It's better na, ano na, magandang bagay na lang. Okay? Yan. At wag na tayo magpupos sa mga negative. Ano ba yung mga negative na yan? May kaaway. Naniningil ng utang. Eh, ano ngayon, Diyos me? Ano ba hinaharap mo? Sumikat ka sa buong mundo ng FB na malakas ka magpautang, hindi ka makasingil. Katatawanan yun. Huwag mo na ipos yan. Huwag na, hindi makakatulong. Bakit? Kasi halimbawa, meron kang prospect na friend mo sa FB for a long time, prospect mo siya. Pero hindi mo pa napapajoin, di ba? Plano mo palang senda ng link o nung plano mo palang sa invite, di ba? Kailan nakita niya ang mga post mo, away, may sakit ka, di ba? Naniningil ka ng pautang, puro ganun ang post mo. Kung ako man ang prospect mo, hindi ako magjo-join sa'yo. Bakit? Sakitin ka eh. Palaaway ka eh. Diba? Palaaway ka, negative ka. Ayoko sa'yo. Gusto ko yung mga taong maayos na usap. Okay? So, ingatan po natin. Okay? Ayan. Ngayon ano? Tingnan natin to. Balikan ko lang to dito. Ayan. Okay, sa mga latecomer ha. Okay. Ito po, itong turtle na to, nagkisimbolize kung gaano tayo kagaling mag-recruit ng tao. Pwede mag, ano na maraming tao, pwede mag-recruit maraming tao. Pwede. Okay? Yan. Ngayon, kaya lang, tignan natin to ha, mag-recruit ka ng maraming tao, kumita ka ng maraming pera, pinabayaan mo naman. Okay? So along the way, ano nangyari? Hindi lahat yan ay nabuo o hindi lahat na napajoin mo ay nagpatuloy. Tama? Yan. Ngayon, ang gagawin po, may mga tao dyan na magpupumilit pa rin kumita kasi nakita yung opportunity, di ba? Pipilitin pa rin na, maganda to kahit iniwanan ako, gawin ko pa rin to. Di ba? Ano gagawin lang? Papatuloy pa rin yan. Pero dahil hindi mo naturuan, hindi mo naingatan, tama? Nakarinig na negative. Nako, bigla kami message. Ano ba to? Sabi na tok-tok na walang kwenta. Wala daw booking. Ikaw naman, ay ganun ba? Oo nga eh, kasi hayaan mo muna, palakasin mo muna bago ka mag-tok-tok, palakasin mo muna. Hintayin mo lang, wait and see ka lang. 'Di ba? Hindi mo sa turuan. Yes, totoo 'yan. Mahina pa kasi bakit wala ka namang rider eh? Ilang ba rider mo, isa? Oo. 'Di ba dapat parami ka muna ng riders mo, parami ka nang mag-send ka ng link mo. Turuan mo siya na magbenta ka ng ating product na iba. Magbentahin mo ng ating mga food supplements, magbentahin mo ng siomay natin. Lahat yan, turuan mo sila. Okay? Kasi pag hindi, at yan po ay nadaanan, di ba? Na-recruit ng ibang company yan, pasok yan doon, pupunta yan doon. Di ba? Ganun po yung mga predators na yan. Ang trabaho niya, sirain yung tuktok, yung company natin para makuha sila, di ba? Okay. 2% ng survival. Grabe ito, no? So, nakarecruit ko 100. Kung di ka naman nagturo, ano nangyari? 2 natira. Ganun talaga pwede mangyari. Okay? So, sa pagiging sponsor natin, kahit 2 lang ang makuha mong tao. 2 lang. Di ba? 2 lang. Pero yung 2 tao na yan, okay? Di ba? Ingatan mo sila, protektahan mo sila, maraming mga negative sa paligid, turuan mo sila paano mag-handle ng negative, di ba? Ingatan mo sila doon sa mga predators ng mga iba't ibang company binubulungan. Naku, mahirap ang negosyo ng mag-send ka pa ng shoplink, magbibenta ka pa ng product, magre-recruit ka pa, dito ka na lang, mag-invest ka lang ng pera. Yung 50,000 mo, hintayin mo every month, tumutubo ka, yun. Makalipas silang panahon, walaan na goodbye. Di ba? Hindi mo kasi rin naturuan, hindi mo sila iningatan. Yung mga tao, hindi mo naingatan na huwag nang tumingin sa iba, trabahuin nila ito. Dito, 50 mil, kikita ka na. E di, pag may, ang yung tao, palibasa nga, bugbog sa training, naisip niya, 50 mil lang buhunan, kikita ng 10% daw per month. Samantalang ito nga, yung top perform nga, 7 million per month eh.
Di ba? Kasi tinuruan mo. Okay? Yan. Hanggang matuto sila. Okay? Until the age hatch, natuto na yung mga tao na yan, yung mga downlines mo. Yan. And then, syempre, yan, di ba? Sa una, spoon feeding muna tayo. Paano yun? Unti-unti, turuan mo, paano ba itong technical training? Di ba? Paano itong technical training? Yung NDO, turuan mo. Five fingers, turuan mo. Unti-unti. Di ba? Sa una, kailangan lang, pag may kakausapin siya, nandun ka. Kahit sa Zoom lang, may kakausapin siya, dapat nandun ka. Bakit? Hindi pa niya alam gagawin niya. Di ba? Habang umaalala ka sa kanya, tinuturuan mo unti-unti ng leadership training. Okay? Hindi pa marunong magsalita kasi bago pa lang. Sige, dapat nandun ka, marunong ka magsalita. E paano kung hindi ka marunong magsalita, ilipat tayo. Oh, on the spot na gusto eh. Maming gabi na lang, 7 p.m. may ano si Coach Nurse. May training, pasok na, may presentation sila, pasok na lang. Hindi nga on the spot na gusto eh. Kasi hindi ka marunong magsalita. Nama? Yun po ang feeding. Feeding kasi nandun ka, nakaalalay ka sa kanya. Alalay ka lagi. Tama? Pinapakain mo pa siya kasi ano, baby pa. Kumbaga, lugaw-lugaw muna, nandun ka, nakaalalay. Okay? Yan. And then, nangyari dito. Okay? Yan. And then, unti-unti, habang tinuturuan mo sila, tinuturuan mo na sila, di ba? Okay, ganito ha. So, kailangan mo itong matutunan, itong tuktok na ito, umatin ka ng technical training. Okay, umatin ka ng technical training para matutunan mo. Diba? Huwag kayong mahiyang sabihin na bumalik ka sa technical training. Pabalikin mo ng pabalikin. Bakit? Pepestihin ka yan habang buhay. Tanong ng tanong ng tanong sa iyan. Doon sa group chat po ng Tok-Tok operators, yung mga mahilig magtanong doon at magreklamo, sila po yung mga hindi umaatin ng technical training. Kaya isang araw, i-remove ko na yung mga yun eh. Diba? Buti na lang kung meron doon mga umaatin ng technical training na marunong magturo, kamukha ni Raymond. Si Raymond, si Jaja, si Coach Elio, init na ulo doon kakatanong. May nakatanong po nga doon, saan po ba ang main office ng JC? Pambihira naman. Ituro mo, ikaw sponsor, magturo ka sa anong opisina. Tama? Paano po ng opisina? Paano mag-sked ituro mo? Diba? Huwag mong hayaan na yung mga nagkuturo pa ibang tao. Diba? Yan. Unti-unti tulungan mo sila. Okay? Then, finally, yung mga tao na yan, lilipad na rin yan na parang ikaw. Marunong magturo, di ba? Marunong na sila magturo at sila po ay successful na. Okay? At ang makakatawa nito, sabi ko nga kayo na ang survival rate niyan or yung attrition rate niyan, di ba? 10% lang. Yung mga taong titigil, 10% lang yan. Bakit? Nagawa natin yung tama. Di ba? Nakapagturo tayo ng tama. Ganun po ang pagiging responsible. Okay? And then, babalik ko po sa inyo ulit ang tanong, kayo po ba ay turtle o isang eagle? Okay? Sa pagkakataon po na ito, sabi siya, magsira aking training. Sa pagkakataon po na ito, kung sa tingin niyo po ang inyo pong mga sponsors ay hindi turtle at sila po ay eagle, please po, pwede ba paki-unmute? Paki-thank youhan lang po sila. Paki-thank youhan lang. Thank you, Upline. Thank you, Mate Ellie. Thank you, love you. Thank you. Thank you, Mother. Thank you.